When I hit almost 200 kahapon, 200 kilometers per hour kahapon. Kumayon dito na sinabi sa kanila na magbibigay ng pero hindi natuloy. Yung pinapagalitan sa bahay nila. Yung mga tao na kahit anong mangyari lumalaban. Hindi ako na sila kailang isaktan para masaktan. So guys, today, I'll tell you the story kung paano ako nakapag-bike. And sa 6 months ko na nag-bike, am I shifting to a supercar vlogger, to a big bike vlogger? And bakit ako nag-motor? Eh, sa mga OG na subscriber ko, alam nyo naman na hindi naman hate, pero takot ako magmotor. Sobrang takot ako. So, as of today, mas nagagamit ko ngayon yung mga bikes kaysa sa mga supercars. Pero syempre, the supercars will be always, kumbaga, the apple of my eyes. Pero marami na nagtatanong sa akin, bakit ako lagi nakamotor ngayon? So, malalaman nyo rin yung story behind kung bakit ako biglang nagmotor. Tapos lagi ko sinasabi, hindi ko naman sinasadyang magmotor eh. Nagkataon lang, may nangyari, kaya bigla ako nagmotor. So here's the story, at kung bakit mas maganda bang mag-supercar or superbikes. Let's do this. Pero di ba mas maganda kung check natin siya sa labas? So ilabas muna natin yung mga kotse. Yung favorite ko na car and my favorite bike as of the moment. Is it the Italian supercar or the Italian superbike? Let's do this. So ilalabas natin sila pareho. Then i-compare natin sila. Tapos I'll tell the story kung paano ako nag-superbike. Guys, pinarka natin to dito. And now, para malaman natin, here's the Ferrari. Medyo matubi pa nga siya. Tapos lalabas naman natin yung bike. Okay? Inano ko pa nga to eh. Binaba ko lahat yung ano, lahat ng mode niya. So ito naman yung Ducati na super sports natin. So ngayon pag-usapan natin, is it the super bike or the supercar? Okay pa. So ang story kasi niyan, paano ako nakapag big bike? Kasi nagpatato ako. So nagpatato ako, alam niyo naman, meron na akong tattoo dito. Yan. So alam ko kung gaano kasakit. So nagpatato ako dito. Kaya pamsin niyo, hindi tapos. Kasi ang nangyari, isumin naman ako ng Rivotril para medyo mabawasan yung sakit, ganyan-ganyan. Ayan, yung mismo nagka-cameraman sa atin, siya yung ano, salarin. Then after noon, that same night, ang ginawa ko, hindi ko na alam nangyari actually. Hindi natapos yung tato, tinatapi ko na si Eric, si Solar Boy. Sorry, Solar Boy. Si Solar Boy that time. And that time, ang ginawa ko is natulog ako. Ang alam ko, natulog ako. Kinabukasan, may dumadating na Harley Davidson sa bike. Ganito yun. Kinabukasan may dumating na Harley Davidson sa bahay. Sabi kong ganda ng Harley talaga. Kasi dream bike ko talaga, Harley Davidson. Kaya yung first bike ko is a Harley Davidson. Na ang nakalagay XL 1200. Akala ko model niya yon. Kasi wala naman ako alam sa bike. Di ako marunong magmotor. So sabi nung ano, nung may-ari, ito na po yung bike. Sabi ko, kanino po yan? Sabi niya, sa inyo sir. Sabi ko, magkano? Sabi niya, sir, bayad na po. The weird thing is, hindi ko alam kung paano ko siya nabayaran. Hindi ko alam kung paano ko nahanap, hindi ko alam kung paano. And then, fast forward to ngayon na. I have 3 bikes, the Harley Davidson 750 Street, the Indian na motorcycle, which is yung one of one natin, tsaka newly acquired natin na Ducati. This is the Ducati Super Sports 950S. Now, as you guys all know, I'm a supercar vlogger. I love cars. Ever since bata ako, I love cars. Takot ako sa motor.
Now, na-figure out ko kung ba't sa 6 months kong nagmumotor, I have 3 bikes now. Kung bakit nga ba ako nag-super bike o nag-big bike, tapos hindi masyado akong bumibili ngayon ng mga cars. Why? Now, check muna natin yung unang factor. Unang factor natin is yung performance niya. Performance niya, this can go to 300 plus kilometers per hour. Pero as you guys all know, hindi ako mabilis magpatakbo. This, ang max niya is 300 kilometers per hour. Ito, sa akin, 300 kilometers per hour. Now, second factor natin, yung price niya. Yung price niya, alam mo, doon ako medyo na sabi ko, shit, parang okay yung big bike ah. Price niya, this goes for 12 to 15 million pesos. This is a supercar. Ferrari, California, top down siya. This goes for 1,150,000 pesos. 1,150,000 pesos. This Ducati. Now, pareho silang Italian, but ito yung pinagtapat ko, hindi yung Bentley o yung muscle car or yung ibang kotse tsaka yung Indian o yung, kasi this is both Italian. Italian car, Italian bike. Now, yung third sa akin na pinaka-concern ko is yung lula factor. When I hit 200 kilometers per hour with this bad boy, ito sa Ferrari ko, ramdam ko siya na shit, mabilis na ako kasi maingay and all. Ito naman, maingay din naman siya. Pero, when I hit almost 200 kahapon, 200 kilometers per hour kahapon, hindi ko siya ramdam. Alam mo yun, hindi ko alam ha, kasi that time, maluwag yung kalsada, straight line. So, nung binirit ko siya, sabi ko, nung nakita ko na parang 190 plus na, yung odometer, yung ano niya, yung tachometer, yung gauge niya, bumaba ako. Kasi nga hindi ko napapansin na magto 200 na ako dito. So that's the main reason kung bakit parang shit kagabi na imagine ko parang yung super bike parang okay ah. And next, traffic. This can go really fast. This is a Ferrari, di ba? For goodness sake, this is a Ferrari. It's made to go fast. Pero sa traffic natin ngayon nangyayari dito sa Pilipinas, kahit gaano ka bilis ang kotse mo, hindi ka makakatakbo ng mabilis. Kahapon, sobrang traffic. Galing kami ng Dau, Pampanga. Ito yung gamit ko. Sobrang traffic, nasa gilid ng kami. Dere-dere-dere-dere-derecho. Kung hindi ako nakamotor at naka-Ferrari ako, these guys are fast. These both are fast. Pero kung hindi ako nakamotor, hindi ako umabot sa meeting ko. And alam ko, yung mga nagmomotor dito, maiintindihan nyo ako na iwas traffic to. Kung magwe-waze ka at ang nasa waze mo is parang 45 minutes, you can do it in 30-20 minutes. Depende sa bilis mo. O kasi hindi naman talaga ako mabilis magmotor o hindi ako mabilis magcoaching ngayon. Siyempre tumatanda na ako. Pero yun yung main reason ko. Yung traffic talaga. Am I still using the Ferrari? Oo naman. Kasi ito pa rin yung go-to ko. Halimbawa may mga meetings ako and all na medyo kung saan man. Pero kung medyo nagmamadali talaga ako, I'll use the bike. I'll use the big bike. Now, I'm running like 3-1 muscle car, 2 supercars, the Bentley and this one. In the garage with my bike, I have 2 muscle bikes and 1 super bikes. Am I going to buy another big bike? Definitely yes. I have my naked bike. Ang naked bike ko ngayon is yung Harley. Alam ko technically it's a cruiser pero I set up it na set up ko siya ng naked bike. My cruiser now is the Indian motorcycle and this is my super bike. So kulang na lang ako ng cafe racer tsaka adventure bike. So yun na lang ang kulang ko. Now, next question. Am I shifting to moto vlog? From supercar vlog to moto vlog? No. I'll be having the best of both worlds. So ibig sabihin, minsan naka moto vlog ako, minsan naka supercar pa rin ko. Kasi naka supercar vlog pa rin ako. Why? Kasi hindi ko pwedeng talikuran yung isang bagay na nagpakilala sa akin dito sa YouTube, okay? Sa inyo. Ito yung tinangkilik nyo sa akin. Pero syempre guys, alam mo yun, I'm getting older. YOLO, you only live once. So, nagagawa ko na yung motor ngayon. And bakit naman ito? May mga sasabi, but bakit hindi ka nagpanigali? Bakit ka nag-super sports? Tinignan ko yung panigali. Hindi ko lang may video ko nun. Tinignan ko yung panigali. Gusto ko talaga siya. To be honest, gustong-gusto ko siya.
The problem is tiptoe ako sa kanya, hindi ko siya abot. And you guys know na bago pa lang naman ako nagmomotor, so hindi ko kaya yung hindi ko abot. Pero ito, kung mapapansin nyo, pag sinakyan ko siya, dumi pala. Pag sinakyan ko siya, flat-footed ako eh. So ibig sabihin, kayang-kaya ko siya. Sudden stop, flat-footed ako. Diba, the panigali, mataas siya sa akin. Siyempre may magsasabi naman na parang, Mark, eh kasi pwede mo naman siyang ibaba. Ibaba yung likod ng panigali. Yes, pwede. Pero hindi siya made para ibaba kasi yung comfort niya at yung ride niya, ayon doon sa kausap ko, is magbabago. Ito kasi sobrang komportable. Siguro I'll be having the panigali siguro soon, in time, kapag kasanay na sanay na ako. Pero as of today, sobrang happy ako. Now, ano ngayon ang mas gusto ko? Superbike or supercar? Simple. Pareho. Ibig sabihin, if I feel ngayong araw na to, I need to have my supercar at ayoko mainitan o ayoko maulanan, I'll still be having the Ferrari all day. Today, I wanna go parang cruising, may stress ako or whatever, may iniisip ako, I will go with the bike. The difference between cars in general, hindi na yung superbike or supercars, the difference is this. When you're riding a car, you can text. Ibig sabihin, nakakapag-text ka, chat ka, nakakapag-isip ka, marami kang pwede isipin. When you ride a motorcycle, I don't know sa mga daredevil nag-chat o nag-text habang nagmo-motor. It's you, the bike, and the road. Wala kang ibang iisipin, kundi yung ride mo and all. And shoutout dun sa mga Barurot Club dito sa Marikina, tsaka yung Vroom Vroom. Kasi tsaka yung Thursday Club namin nila Don, nila Dom, nila Kuya Alan, sila yung parang nagme-mentor sa akin sa pagbabike ngayon for me to be safe. Not to be fast, but to be safe. Si Dom yung ano, si Brother Dom, yung nagpa kung bakit ko nabili to. Kasi nung 22 or 21, nagra-ride kami papunta ng Marilake, pinasakay niya ako ng superbike. Yung Aprilia niya na V4S. Then gumagana sa na-realize ko na parang shit, I need a super bike. Then after that, wala nang Ducati kasi magpapasko na. So nag-decide ako after 3 days, sabi ko pupunta ako ng Ducati. Pumunta ako ng Ducati ng 23. I got this bike on the 27th ng December. Kaya sabi ko, I need to buy one. So salamat dun sa mga nambudol sa akin. si Dom, tsaka sila Kuya Alan, si Doc CJ. Yan, sila James yung mga una kong mga tropa rito, sila mong dalawang magkapatid. So, yun yung story. Now, yan yung vlog natin. Kaya wag po kayo malilito kapag minsan nakita nyo ako sa vlog na merong hero dito, hero na mga naka-GoPro dito, tapos nag-ride. I just want to i-share sa inyo yung mga nangyayari sa akin in terms of basta may gulong na kotse. Basta may gulong na sasakyan. It's either supercar or the superbike. Huwag po kayo malito. Hindi po ako mawawala. I'll still be having the supercar vlog and the superbike club. Superbike or bike, big bike na ano na vlog. Pero syempre, bago yan, check muna natin yung mga bikes natin tsaka yung mga cars natin ngayon. Okay? So pagpunta tayo rito, syempre, this is the Ferrari. Ito yung Ferrari natin. Na matagal na sa atin to, since 2018, no, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 years na sa atin to. The Bentley Continental GT is still there, yan. Kung papapansin nyo, wala yung ibang mga sasakyan ko, the BM, nandito yung BM, tsaka yung Range Rover ko, this is not mine, this is Lyndon's car. Yung Escalade is na kay Kuya Alvin Constantino, kasi syempre yan yung kuya ko, mahal ko yan. The Montero is nasa dad ko kasi ginamit niya. And then the Mustang, nabenta ko na siya. Tsaka yung Everest natin, binenta ko na rin. Kasi yung Everest natin nagkakaroon ng fault. Kesa ipagawa, binenta ko na lang. Yung Mustang, kasi versus nagkaroon ako ng bike, nandun na siya nandun na yung bike sa loob. Tapos yung yung Mustang nandito, so pinabenta ng wife ko. Now, in regards with this, nandito rin yung Dodge Challenger natin. Siyempre, yung pinaka-paborito natin. Ito yung mga bikes natin ngayon. Yung Street 750 na sinetap ko na lang siya ng parang naked bike. Yan. So, hindi na siya nagagamit siya pang ilang linggo na. Pero na-start. Ito yung pinaka-maingay ko na bike. Okay, ito yung pinaka-maingay. Well, it's a Harley Davidson. Yan. This is the Indian.
Ito yung pinaka-expensive ko dito sa lineup. Ito yung Indian motorcycle ko. Indian Scout Bobber na one of one dito. Naka-Olins, isa sa mga nagustuhan ko, naka-Olins. Naka-iba na lahat yung ano niya. Hindi ko alam. When I saw this, it caught my eye. At sabi ko, ito na yun. This is not mine. Okay? Kelindon to. Ito yung ginawal namin sa front row ng 2 months. Then after 2 months, nabili niya to. So, gusto ko lang i-run down sa inyo yung mga makikita nyo. And mamaya, baka pumunta ako ng shop sa ibang vlog na yan. Kasi inaayos yung warehouse natin sa shop para doon sa mga kotse na gagawin. And may mga ginagawa tayo like the Camaro, from casa to the shop. Yun na yun. So guys, I hope you enjoyed the vlog. Thank you guys. Don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell. Salamat sa mga sumuporta. Happy New Year, guys. 2023. Mag-vlog na tayo ulit. Gagawin na natin lahat na pwede natin gawin. So guys, always remember, sa Chubby, yummy. We out. Chubby out. Let's do this. Peace. What's up, guys? Gusto mo ng buhay na meron ako? Gusto mo ng coach yung dinadrive ko? Gusto mo ng success na meron ako? Guys, I've been making millionaires for the past 10 years. And now, I decided to create more. If you wanna be part of my team, kapatid, pinakamaliit na investment na makikita mo na pwedeng kumita ng milyon ang papakita ko sa'yo. 6,000 pesos, 15,000 pesos, 45,000 pesos. That's all you need para maging successful sa front row. Guys, I made a couple of millionaires, like 1,000 millionaires from OFW, gamer, businessman, any walks of life. Basta gusto mong maging successful, PM mo ko. Maliit na puhunan, malaking kitahan. With that, guys, let's move on with the vlog.